Yan, isa pong magandang araw ulit sa inyong lahat, mga ka-farmer. Welcome back po sa ating channel. So, bali ngayon po ay araw ulit na linggo. Muli po tayo nagbabalik para magbigay ng update sa inyo. So, ngayon po ay ito tayo ulit sa ating mga alagang kambing. Sabi ko sa inyo noong araw linggo ay ipakikita ko sa inyo yung ating computation. Dahil yung aming pong baka ay nabili na, yung dalawa din eh. Tsaka yung isa kay Kuya Ray, bali tatlong baka po yun. Papakita natin yung ating kwenta ng kapital at tsaka ng ating mga gastos sa feeds at kung magkano yung natira sa atin. Siyempre yung tubo rin namin ni Kuya Ray ay paghahati kami doon. 28 kwenta. Kwenta yung paghahatian natin. Dalis na sa pamakain. Yan, so bali ang kapital natin ay 44,500 para dun sa isa na mistisong baka. Dito naman sa bakang mas bati ay 49,000. Yung baka na nakay Kuya Ray ay 59. So pumatak lamang ng 81,000 yung bawat isa ng aming baka. Yung hindi naman talaga masyadong katabaan pa. Yan, so sabi ko nga sa inyo, mababawasan pa yun sa 170. Yan, pero sagad na sagad. No, pumatak lamang ng 162. Tapos yung kay Kuya Ray ay 91,000 yung aming napagbintahan. So itong 1,000 ito mga farmer ay yung gastos namin sa gamot at sa lubid. Tapos 5,700 yung feeds ni Kuya Ray. So pagpa-plus-plusin natin, 44,000 plus 49 plus 59. Yan, 152. Doon pa lang yan sa baka. Plus yung 1,000 na gasto sa lubid. At saka sa gamot. Malaki din kasi yung ano natin sa gamot. Gawa ng madalas tayo magturok ba yun. Tapos 5,700 kay Kuya Ray na feeds. Sa ano yan? Cattle feeds at saka sa trigo. Yan. Gumastos kami ng 5,700. Tapos 15,000, yun naman ay feeds ng baka namin dito sa bahay para doon sa dalawang ulo. So 174,200 yung ating gastos. Kasama na yung kapital sa baka, lahat-lahat. So 174,000 mga kaparmer ay ilalis naman natin yung ating napagbentahan. Pag plus-plusin muna natin, 81,000 plus 81,000 plus 91,000. So, ang lalabas dyan ay 253,000. So, yun yung kabuuan ng ating napagbentahan. So, minus natin, 253 minus 174,000 pesos. Tingnan natin ang lalabas. Yan, so bali may natira na lang na 79,000 sa atin. So yung nagbigay ako ng pero sa tatay ko 25,000 para dun sa dalawang baka. Tapos 13,000 kay Kuya Ray. Ano, so hindi ko na sinama sa lista, basta ito yung kabuuan. Kabuuan na po yan, 79,000. Para doon sa tatlong baka na inalagaan namin ng dalawat kalahating taon. 79,000, less natin yung 13,000, tapos less natin yung 25,000. Ayan, kung babawasan pa natin yan ng 38,000 dahil yun yung kabahagi ni Kuya Ray at saka kabahagi ng tatay ko. So may matitira na lang sa akin na 40,000. So meron pa rin akong 40,000 mga farmer. So ito, bawas na po dito yung tubo.
Yan na lang yung natira. Kasama na ho yan pabuuan, puhunan sa baka. At saka yung tinubo. So, ganun lang kaparmer yung ating computation. Sa loob ng 2 kalahating taon, tumubo tayo ng 40,000. So, ang pag-aalaga ng baka ay hindi pwede sa mga mainipin. Lalo na kapag ang inyong alaga ay maliit na baka, tapos inyong palalakihin at patatabain, saka ibebenta, hindi po pwede yun sa mga nagmamadali. Yung mga nagmamadaling yumaman, alam po ay mahaba ang inyong pasensya. At meron pa rin kayong talagang pinagkukunan. Meron talaga kayong regular na income. Kasi talaga pong matagal po ang baka. Ang maganda naman dyan ay sa palaki po ang halaga. Basta tama ang nabili na baka, tama po yung inyong nakilatis. Mahusay kayong kumilatis, mahusay kayong makipag-usap at tumawad sa presyo ng baka. Magpatulong kayo sa inyong kakilala o magtanong kayo sa inyong kakilala o magpasama kayo sa parada ng baka para kayo ay makahanap ng maayos na alagaan, ay kikita kayo o farmer. No, pasensyalaan talaga ang kailangan at tiyaga. Mabilis naman ang 1 taon o 2 taon, mabilis lang yan. Kaysa naman sa inyo ilagay ang inyong pera. Ayan. So, bali itong pera natin ay pag-isipan ko pa kung kailan ulit ako bibili ng baka. Pero sabi ng tatay ko ay wag daw muna ngayon dahil talagang ang panahon ay mainit. Hirap ang damo. May mga saging pa naman dito sa amin pero hindi naman maaaring palaging saging dahil wala nang sisibol na saging pagka pinutol namin ng pinutol at hinukay namin ng hinukay yung ugat. So, baka mga 1 buwan o 2 buwan o sa mga susunod na linggo, basta umayos na ang panahon, maaari na ulit tayong humanap ng pamalit doon sa ating mga binitang baka. Siyempre, pwede na ulit tayong magdagdag kung sakali dahil may tinubo naman tayo. Ayan, para sa 2 kalahating taon na pagpapaalaga ng baka. So dito sa bahay, ang natitira na lang dito na baka ay yung baka ng aking tatay. Wala na akong baka dito. At ang baka ko na lamang na paalaga ay 5 piraso. So yung nakay Kuya Arnel at yung nakay Mike na bagong bili namin. At sa mga nagpaplano naman bumili ngayon ng baka, ay tingin ko magandang bumili ngayon. Basta ay mayroong available na maraming kumpay. Dahil medyo mababa ang presyo ng baka ngayon sa bakahan. Marami po ang nagbebenta na ngayon ng baka. Lalo na sa hirap nga ng pamakain. Natutuyo na ang damo. Kaya medyo mababa ang presyo ng baka ngayon dahil ibig sabihin mataas ang supply. Marami ang nagbebenta. Yung iba naman hindi pa magbebenta. Siguro may mga kumpay pa sila. Kaya pa nilang suportahan. So samantalahin nyo yung ano ngayon. Yung medyo mababang presyo ng baka ngayon. Pabor yan sa mga nag-aalaga ng baka. Pero hindi yan pabor sa mga magbebenta. Kaya kung kaya nyo munang huwag magbenta, huwag nyo munang ibenta. Ngayong mahal na araw. Kasi babagsak talaga ang presyo ng baka ngayon dahil matumal ang namimili. Swerte rin kami dahil medyo maganda pa rin ang bili dun sa 2 naming baka dito. Pumalo pa siya ng mahigit 80. Hindi pa rin masama yon. Dahil kung kita nyo naman, hindi naman kagandahan yung katawan ng aming baka. So nag-uumpisa pa nga lang kami na patabain yun. Kaya nga tayo bumili ng sapal ng soya, ay yun, hindi naman nagamit sa aming baka. Sa baboy nilang napapunta. At kung kayo ay bibili nga mga kaparmer, palagi kong pinapaalala na kapag mag-aalaga kayo ay huwag nyo munang dadamihan ang pakain ng pigs. Kapag maliit pa. Ang pigs ay para lamang yan sa mga patabain na baka. Kasi malulugi talaga kayo. Kita nyo naman yung computation natin ng konsumo ng pigs. Ang laki-laki. Itipid pa kami ng sa pigs. Hindi rin biro yung gastos namin sa pigs. Sa gamot, konti lang. Para kayo hindi malugi, farmer, bumili kayo ng maayos na baka. Di baling dumagdag kayo sa puhunan. Basta lalaki. Palagi ko sinasabi na kulay puti ang inyong bibilihin. Huwag kayong bibili ng di kulay. Ayan.
So happy farming mga kaparmer, maraming salamat sa inyong oras. God bless. Sana ay kumita rin kayo.